Good morning, mga kalingap. Nandito po tayo sa ating pong ginagawang vineyard. At i-update ko lang po kayo. Ayan. Dito po, marami ditong baka sa paligid ng hinginain. So, bali ito po yung ating pong pinapagawang kubo, hiding place, vineyard. Ayan. Tara mga kalingap, pasokin po natin. Ayan. Ito pong pintuan na ito, temporary lang po ito kasi mayroon pong may-ari niyang kabila na yan. Doon po sa kabila, doon talaga yung may kalsada. So ito, nandito na po yung mga halaman natin na mga collection. Yung iba po dyan, binili. Yung iba, bigay. Yung bougainvillea, lahat po yan mga binili po natin pero sa murang halaga lang po. Yan, tinaniman na natin dito ng kalamansi para pag lumaki siya, maganda po dito. Meron ditong sa bandang likod. Meron pong lilim. So maganda po yan. Ito yung deposito ng CR. Dito, CR. Ayan, may umakyat ng umatol. Mahinginayin ito. Alisin po natin. Ayan. At ito po yung side ng kubo. Ayan po. Oh. Dito ako palagi nagduduyan. Ayan. Ayan guys. Ayan po ako nagduduyan palagi. Pag dumarating dito kami ni Kuya Bal. Ito kami nagpapahinga. Ayan. At ang plano po rito, lalagyan ko yan ng silong dyan. Ilalim. Tatanggalin po yung mga kahoy na yan. Para pwedeng laruan na rin ng mga manok. At ito pong mga grapes na ito. Tatlo pa lang yung nadadala ko rito. Yan po ang itatanim natin dyan. Sa vineyard. Sa greenhouse. Nadala ko na rin po itong mga halaman dun sa bahay na naiinitan po dun. So, ayan. Yung ano nga ito? Oregano. Ayan, oregano para ramihin po natin. Idadire ko yung itatanim dyan mamaya sa ilalim. Ito po, ito. For transplant na rin po ito. Tatlong puno na yan. Malaki na. At ito, ito rin po yung mga bougainvillea na binili natin sa doon sa source of ground. Ito naman yung binigay sa atin ni Nanay ni yan. Joy. Nanay po ni Joy Diwata. Ito. So, pwede na rin itong ilipat. Marami na rin po. Yan. Update ko lang po kayo dito. Dahil po. Yan na po. Iba't ibang kulay po ng bougainvillea. At dito, tatrim natin po rito yung mga yung oregano at saka mga ibang halamang gamot. At ito na guys. Ito na po yung atin pong kubo. Ito, itatayos pa natin ito para maganda. Ayan. Ito na po. Ay, nakasarado pala. Nakasarado po, nakalak. So, at ang ating bigay from Gerosin, from Sorsogon sa Barcelona. Ano, ay mapo dito tayong gagawin. Titipagin natin ito para maging patag po yung lupa. At ayan po. Ito na po ang ating ang ating vineyard. Ito yung greenhouse natin. So, ayan. Ayan. Ipinturahan pa po ito ng primer. Para hindi siya kalawangin. So, ayan na po. Napakaganda guys. Pag meron ditong mga naglalambiti na mga bunga. Ayan, maganda po. So, dito. Tataniman ko na dito. Sa dalawa, tatlo. Ayan. Sa. Tapos dito po sa gitna. Ayos na po yan. Ganda na. Sa gitna, pwedeng lagyan ng table. Ayan. Magkantahan habang kumakain ng grapes. Sa gitna, hindi ko natataniman. Okay na po yan. Diyan na lang sa panabi para malawak yung daanan.
Yan. Ito po. Ito, cut moon. Hindi rin natin pinaputol para maganda yung binibigay niyang lilim. Tama-tama po sa gustong magduyan dito. Ayan. Dito naman po yung ating CR. Ayan, cute na CR. Meron kusina. Tsaka, meron pong isang kwarto. Kwarto ng magbabantay po dito. Ayan. At dito, pag-iisipan pa natin kung anong gagawin natin dito. Reserve po yan kapag dumami po ang ating alagang heritage chicken. Ayan. Dito po. At may mga time na po rito ang patola si Kuya Derek. Ayan o. Ang dami pala rito ang patola. Ayan o. Mga buhay na o. O. Mga buhay. Tatlo yan dyan. Taas tatlo din dito yung puno. Ayan o. Buhay na. Palibas ay umulan. Green hand ka din ano. Batas ka rin talaga. Mahilig din pong magtanim si ano yan, puno yan. Derek. Lalagyan natin ng magandang ano. Lalagyan ko ng magandang balag. Puno lang yan. O, kawayan lang. Ito kalamansi, oh. Ganda ng bunga. Sabi ko, sayang naman pag ilipat po, baka mamatay. Ayan, guys, oh. Kalamansi. Tapos ito po, ito yung pinapagawa nating kulungan ng manok. Kasi yung ibang manok po dun sa bundok ay ilipat ko rito para madali pong mapuntahan, madaling makita, madali pong i-monitor. Ayan. Ito po ang engineer. Bagong engineer ng Kalingap, si Engineer Derek, Engineer Batas. Ayan, sila po yung gagawa ng bahay ni Vanessa. Nandun na po sila, ano po yan, Luis. Team Derek, Team Luis. Ayan na. Kaya lang sabi ko, tapusin muna itong kulungan ng manok dahil meron na po ako dong sisiw ulit na apat. Hindi ko na yung dadalhin dun sa bundok kasi na ano po dun, busy ang tao. Kaya ito na po. So maganda. Magiging dagdag na tanawin po rito yung mga manok. Manok na malulusog. Nabubuksan na ito, Derek? Ah, hindi pa. Ah, ito na lang yung ano, pinturahan. Ayan, oo. Kasi sobra naman yun. Isang galon yung binili ko at ano yung hindi man daw nakakabili ng, ay nakakabili ng litro kaya lang wala silang available dun ngayon. Ang litro doon, maroon. Ay, sabi ko yung nasimulan na po ng, ano, ng gray. Pangit naman kung makakabang. Kaya, isang ano na rin ang binili ko. Para ka ako yung mga ibang may kalakalawang. Ito na nga, oh. O, adi, pwede na rito ipintura yun. Para hindi po lumaki ang, ano, ang kalawang. Matagal masira ang lata. So dito po sa corner na ito, tataniman natin ang mga gandang ano, mga ornamental plants naman po dito. Tabi na sila, mga namumulaklak at saka pwede rin mga gulay. So pagpupunta po dito, ayan, pipitas lang kung ano yung gustong kainin, gustong lutuin, yun. Yun po ang purpose ng lugar na ito. Ayan. At mapatayo po tayo ng mga kubo katulad po niyan. Mga siguro mga limang ganyan doon sa kabila po, sa kabilang doon banda, para yung gustong mag ano, gusto pong magpabook, pwede na po kayo rito. Kaya mamaya po magtatanim kami rito nila Pinyal ng mga talong, kamatis, sitaw, opo, kalabasa, kahit tigdadalawang puno lang po. Hindi naman yung kayang ubusin ni ano, ni RP Max, ni paring RP Max pag nagpabook dito sa ating transient. Ayan, meron na rin po tayo ritong source of water. Papagawan po natin ito ng tanki para ang tubig po ay nakakonekta na dyan. Meron ng, meron sa bahay, sa kusina at sa CR, hindi na po mag-iigib. Tsaka sa bawat, ano, bawat, ganyan, bawat bahay. Papagawan po natin. May maliit na kusina at saka CR. So, ganyan lang po ang design niyan para maganda. Ayan. Para pag, ano, yung mga galing sa ibang lugar, sa city,
makaranas po sila ng buhay sa Nayon. So yun po ang purpose nito. Buhay sa Nayon, magkaroon sila ng idea, tapos ma-i-apply nila sa kanilang mga lugar. Na maganda pala na ano, maganda pala ang ganung bahay, parang bahay kubo. Bahay kubo lang. Tapos available ang lahat. Yan, so meron tayong yan. Pick and cook. Pitasin mo yung gusto mong lutuin. Ayan. Pitasin ang gustong lutuin, hulihin ang gustong hulihin. Ayan, pag meron na ritong manok, pwede rin. Pag nagustuhan ninyo yung manok, tinola. Kaya matanim po ako rito ng papaya. Oo. Lad, ito na, nakapalibot na yung tanlad. Kulang na lang ay papaya at saka luya. Ayan, matanim rin ako rito ng luya kahit mga 10 puno. Pero nakalagay na po yun ay sa paso, sa ano, sa green, ay sa black na bag, ganito. Sa ganito na. Lalagay na natin sa ganito para pag bunga niya, sa ganito na rin kukuhain. Pag matimpla ka, mimitas. So, maganda po. Diba? Maganda ng ating pinaplano, Kuya Derek. Maganda, no? Para pag, diba pa ikaw ay nasa city, masyadong stress, mainit, tapos maingay, diba? Tapos busy, halos lahat ng parang hinahabol ka sa oras, lahat ng minuto ay mahalaga. So, maka umalis ka man lang sandali sa ganoong sitwasyon, dumalaw ka rito, ayun, makarelax, malimot mo yung mga stress, mga problema. Ihiga ka dyan sa duyan, paduyan-duyan ka lang, na parang pag pupunta ka rito, magkakaroon ka ng feeling na ano, yung parang ayaw mo nang umalis. Yan. So, yun po, yun ang ating ano, yun ang ating gagawin po rito sa lugar na ito. Relax. Place to relax. Ayan. Meron na pong mga patola rito. Madali lang ito. Direk, ilang buwan lang yan bago mamunga? Isang buwan lang? Ganun ba? Dire-diretso na. Ay, grabe. Ay, di, ano na ito? Ang kailangan sunod na ito ni Miswa. Diba, Miswa ang kaulam eh. Diba yung ano, yung patola, masarap yan ay may Miswa. Oh, diba Jason? Kaya dapat itanim natin sunod Miswa. Kung naitatanim po yun. At saka sardinas. Para kumpleto na. Ayan guys. Ayan po si Jason. Baka po next week punta yan sila dun kay Vanessa. Para doon sila tumulong kay Kuya Luis. Gaganda guys ng mga ano, lupa. So ito ang gagawin namin ngayon. Gagawin ko ngayon pala. Ayan po. Ma-update ko po kayo dito sa atin pong kubo. At ito po ang gagawin natin. Uy, natumba na ang ano. Thinner. Ayan. Shout out guys. Ayan, maganda oh. Umulan. Nag-ambon. Silong muna. Sabagay, lipas lang yan. Ayan, lipas lang yan. Guys, may papakita pala po sa inyo. Ito yung sinasabi ni Jason na ano? Na... Ano nga ito? Labong. Ayan. Oh. Guys, nakita na ba kayo ng labong? Yung ginugulay na kawayan. Ito po yun. Yung murang kawayan. Ganito pala siya, oh, brown. Tapos maano, mabalahibo. Siya na po yan yung pinaka-supling ng kawayan. Ayan. Ang tawag po dyan dito sa amin ay labong. Pag makakakita kayo sa palengke, yung mga hiwa-hiwa na kulay puti. Yan na po yan. Yung suhi ng kawayan. Kinukuha yan, tapos yun ang ginugulay. Kung natatandaan nyo po yung vlog ni Bobby TV 143 kala, ano, Kuya Will, yung may anak na dalawang bulag na may anak na dalawang bata. Ayan. Yan yung kinukuha nila para meron silang pangulam. Labong. Ayan. O, dalawang gulay na pala ito. May labong, may patola. Ah, buhay na. Ayos. May kamote pa. Tama.
guys. Yan, maalam na po tayo at hanggang dito na lang po ang atin pong ano, ang akin pong live. Sana po ay nagustuhan ninyo at someday po makadalaw po kayo rito sa Daet. Madalaw po ninyo itong atin pong lugar. Salamat. God bless. Pagpalain po tayo lahat ni Lord. Bye-bye.